Noong mga nakaraang araw, sa interview ni Ajay Brown, isang film na nakabase sa Brooklyn, New York, at isang kolumnista sa Nets Daily, isang website para sa fans ng mga Brooklyn Nets, dito sinabi ng ating Wonder Boy na si Kai Sotto na gusto niyang maging katulad ang former San Antonio Spurs superstar na si Tim Duncan. Bukod sa pagiging traditional big man ng kanyang iniidolo sa NBA, meron pang mas malalim na dahilan kung bakit dapat mapunta si Kai Sotto sa San Antonio Spurs. Magandang pag-usapan ito para sa future basketball career ni Kai Sotto. Pero bago natin ituloy at pag-usapan yan, mga idol, kung napadpad ka at bago pa lamang sa ating channel, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na pindutin ang subscribe button. Huwag mo na rin kalimutang i-hit ang notification bell icon at i-like ang video na ito bilang pagsuporta sa ating channel, pati na rin sa ating batang gilas na si Kai Sotto. So tara, mga idol! Filipino pride Kai Sotto. Lubos na iniidolo ang NBA champion at Hall of Famer na si Tim Duncan, at sinabi nito na isinusunod niya ang kanyang playing style sa former San Antonio Spurs big man. Dagdag pa niya na kung siya ang papipiliin, mas gusto niyang mapunta sa team na ito. Pero bakit nga kaya labis ang kagustuhan ni Kai na makapaglaro para sa San Antonio Spurs? Well, ito ang nakikita kong dahilan, mga idol. Alam natin na ang Spurs ang isa sa pinaka-successful NBA franchise. Bukod sa nagkamit na sila ng 5 NBA championship, napakaraming star players na rin ang kanilang na-i-develop. Ilan sa kanila ay si Manu Ginobili, 57th overall pick noong 1999, Tony Parker, 28th overall pick taong 2001, Kawhi Leonard, 15th overall pick noong 2011, at ang dalawang pinakatanyag at masasabi kong 2 of the best big man sa kasaysayan ng NBA na sina David Robinson at Tim Duncan. Nagsabay pa ang dalawang ito at naging isa sa pinakamalakas na Twin Towers sa NBA noon, at natulungan nila ang Spurs para masungkit ang dalawang kampyonato sa NBA noong 1999 at 2003. Pero hindi magagawa ng San Antonio Spurs yan pag wala ang sistema at ang utak ng 5 kampyonatong ito. Ang legendary NBA coach na si Greg Popovich, 71 years old na si Coach Pop, at simula pa noong 1996, hanggang ngayon isa pa rin ang coach ng Spurs. 3 beses na siyang tinanghal na NBA Coach of the Year, yan ay noong 2003, 2012 at 2014, at 4 na beses na rin siyang naging NBA All-Star Game Head Coach. Alam natin, mga idol, na ang sistema ni Coach Pop ang utak ng 5 kampyonato ng San Antonio Spurs. Maganda rin ang samahang na buo niya sa mga players off and on the court, na yan naman talaga ang kailangan para magkaroon ng magandang sistema sa isang kupunan. Sa kaso naman ni Kai Sotto kung bakit na dapat siyang mapunta sa Spurs, nakikita ko kasi, mga idol, na ang sistema ni Coach Greg Popovich ang higit na mas babagay sa ating pambato. Unang-una na dahilan kung bakit, dahil sa marami ng sikat na big man ang hinawakan ni Coach Pop, tiyak na makakatulong ang experience nito para ma-develop ng gusto si Kai. Pangalawa, sistemang ginagawa ni Coach Greg para sa mga players, yan ay ang pagde-develop, best strategies para sa mga manlalaro niya, best tactics sa isang sitwasyon, at pag-execute ng strategy. Hindi siya katulad ni Phil Jackson na master ang triangle offense, o kay Mike D'Antoni na kilala sa kanyang 7 seconds or less system. Katulad ng sinasabi ko, mas madedevelop ng gusto si Kai, at nakikita kong magagamit siya ng gusto sa sistemang ito ni Coach Pop mula sa era ni David Robinson at hanggang sa ngayong panahon nila Marcus Aldridge. At malay natin, si Kai Sotto na ang susunod, hindi ba, mga idol? At panghuli, ayaw na ayaw ni Coach Pop ng 3-pointer shot. Dahil nga sa panahon ngayon, malaki na ang pinagbago ng basketball mula sa laruan noon. At ngayon halos puro tres na ang ating nakikita. Sinabi pa ni Coach Pop na wala na daw beauty sa paglalaro kung puro lamang tres ang nakikita. Sobrang boring na din daw ng modern basketball sa ngayon. Pero sinabi pa rin niya na yan na talaga ngayon at dapat sumabay na rin sa kung ano ang uso. Tama nga naman si Coach Pop, dahil ngayon nga hindi na natin madalas na makita ang perimeter jump shot, dahil halos sa tres na tumitira ito mga karamihan sa mga NBA players. Well, kung dito mapupunta si Kai Sotto sa Spurs, asahan natin na uulan ng bank shot pag si Coach Pop na ang humawak sa kanya, dahil mas gusto pa rin ni Coach Greg Popovich ang traditional big man. Diyan nakilala si Tim Duncan at yan halos ang nagdala sa kanila sa kampyonato. At the end of the day, iba pa rin talaga kung sakali mang mapunta si Kai Sotto sa San Antonio Spurs at maging coach niya ang mentor at nagdevelop ng gusto kay Tim Duncan na si Coach Greg Popovich. Imaginin nyo na lang, mga idol, ang mentality at impact na mabibigay nito kay Kai Sotto, hindi ba? Though modern big ang laro ni Kai, sigurado naman akong mas madedevelop pa siya ng gusto pag dito nga siya mapunta sa legendary coach na ito.
So kayo mga idol, anong masasabi nyo sa kagustuhan ni Kai Sotto na mapunta at maglaro sa San Antonio Spurs? Ano sa tingin nyo ang magagawa ni Coach Greg sa isang Kai Sotto para maging isang di kalibreng basketball player kung sakali mang madraft at mapunta siya sa Spurs? I-komento ang inyong opinion sa ibaba at huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito bilang pagsuporta sa ating channel.